Itong nasa kaliwang hero na yan. Diba? Yes, yes. Given kasi itong Yuzhong would go for like a sustained type of sustain fighter. Sustain yan, diba? For sure. Hindi naman siya magtotodo ng damage. And this Chang'o is gonna be used just to clear the minion waves. Though, para hindi sila agad-agad mapush dito ng early game centric lineup dito ng Bren Esports. Ito na, Rockheart. One game away ang Bren para ma-secure ang upper bracket. Yup, Bren Esports versus Alter Ego. 1-0 so far para sa Bren Esports from the Philippines. We're heading into the matchup against Alter Ego versus from Indonesia. And the trio in the mid lane is gonna be fighting off here. Leo Murphy, lakas agad ang pressure niya. Titry ipababa si Lusty. Alam niya na kailangang gumamit ng skill and paggamit nga ng Purify si Lusty Mac. Oo, kailangan din eh. Siya, ano rin, tinimingan niya din eh na yung kanyang Purify pero hindi niya pwedeng tipirin. That's what I'm trying to say, Rockheart. Kasi mapipick off talaga siya doon ng Matilda together with the Atlas. So yeah, yung mga poke potential dito, medyo pumapalag pa naman dito ang Alter Ego. Pero this is still a Selena. And alam naman natin, itong Bren Esports, whenever hawak ito ni Few, mas nagiging aggressive sila during the early stages of the game. Exactly. Again, usually napakagaling pumanan to. Season 2 pa lang ng MPL. Alam na ng lahat ng viewers. Lahat ng nunod ng esports dito na yan ang isa sa mga deadly na hero ni Few. Mm-hmm. Kinakatakutan ang tumalo din sa mismong Bren Esports dati nung season 2. Yeah. I remember na. Naalala ko yun, Rockheart. Pero so far dito, tahimik both of the teams. Pero kasi ang strong point talaga dito, a power spike, what I mean dito ng Bren Esports, once ma-hit nila yung kanilang mga level 4. Pag nag-level 4 na rito si Carl TC, just like now, Mountain Shocker agad-agad. Tapos syempre, hinihintay pa rito if Rebo would be able to secure. Kumbaga, pag mas maaga, nagkaroon ng Feather Airstrike yung ano, pero makamaya na yun dahil yung Pana ay tumama, pero hindi pa makaka-move forward dito ang Bren Esports dahil 4 members ng Alter Ego ang nag-rotate dito sa may bottom lane. Yan, maximum na vision ang nabibigay nitong duo ng YSS plus the Selena. So lagi nilang alam kung nasaan ang kalaban. Alter Ego dito sa mid lane. They're trying to go hard at it. But again, hindi nila malapitan si Flap TC dahil nga lagi may trap sa paligid, lagi may vision, although Lusty right now in danger. In danger indeed, and mukhang makakatakas pa siya Rockheart dahil yung shuriken hindi enough at si Selly Boy pa yun. No! Ang unang nawala, oh my, Leo Murphy might actually fall. Nandun pa yung flaming shot sa likod. Few getting the kill doon kay Leo Murphy pero hindi pa humihinto dito ang Alter Ego. Gusto pa nilang pumalag dahil si Pai gusto pang mag-ulti. Pero siya? Si Few, oh my, minamicro sila dito ng Selena. Ayan, nakita niyo ba? May bawas ba? Yung ano, magic sarap? Wala! Walang bawas yan, kila PC. Kasi hindi, maganda yung passive niya. Indeed, hindi pa enough ang damage ng Meteor Shower dito dahil kakahit nga lang ng level 4. Wala pang item dito. Ang isang Chang'o, mukhang hindi na makokontest ng Alter Ego as the first turtle of the game will be secured by Bren Esports. Matik na matik yan. 1K na agad ang lamang. 3 minutes into the game. Nakadali pa ng isang lead. Selly Boy, masyadong lumalabas. Sabi ko nga naman, tumatagal ang power spike ni Selly Boy. Nako, delikado na to, Rockheart. On a roll na ngayon dito ang Bren Esports. Rebo diving in. Nako, mukhang eto yata ang una. Pero hindi, dahil si Lusty nandun sa likod, medyo sinundot muna. Pero onto the bottom lane, Yam will fall. Umikot-ikot dito si Odile. Ang tanong, mapapatay mo nga kaya dito si Few? Ang sagot ay hindi! Dahil si Flap TC, siya mismo ang nag-zone out dito sa matilok na Matilda at napilitan tong umuwi at walang nagawa. Watch it doing, Odile. Pinilit ng pinilit. Pero hindi nangyari ang gusto niya. Lusty right now, kasama si Carl TZ, na kalina pang hindi nyo napapansin, napakasakit ang hampas! Meteor! Mountain Shocker straight into Odile, napatagal pa yung pagbalik niya sa base. Oo, parang malapit na eh. Alam mo yung patipin na. Patipin, patlabas na eh, pabalik na eh. Oo, pero nahila pa yung pa. luckily, hindi ganun ka-low yung kanyang HP. The reason hindi siya napatay ng Carl TZ. Pero Rockheart, I may say this is already a 2,000 lead as early as 4 minutes into the game. Bren Esports are on the drive seat. Sila ngayon ang nagsiset ng tempo rito sa Alter Ego. At mahirap to, Rockheart, kasi
kasi ito si Selly Boy, dalawang beses na siyang namamatay. And hindi mo gugustuhin yan sa isang jungler dahil ikaw mismo ang aasahan ng team mo to deal damage. That's right, and the damage is going to be real here. Para naman sa Brand Esports right now. Just because look at that, Cartesi, napakasakit with that turtle buff. Oh my, habol pa rito, Flap TTC, medyo nasayang doon yung ulti. Though, I may say, Brain Esports dito are really doing well. Until dito, delikado, hindi tumama doon yung gulong. Pero okay lang yon dahil yung turtle na lang daw ang isusunod dito ng Brain Esports. Pinilit pa niya, finorce pa niya yung Purify, which means talagang mas mahirap ang Alter Ego dito sa engagement na to. Around the turtle, reset on that, okay lang, Leo Murphy yung mo na dragon! Yung dragon! Nandito na nga ang dragon, nag-execute doon kay Nasta! Pero hindi umabot, hindi niya napatay, pero napatay ngayon siya dito ni Selly Boy with the Hurricane. Or rather, yung kanyang mga shuriken. Pero that's gonna be a 2-for-1 exchange. Medyo gumawi rito ang Alter Ego. The arrow will not connect. Pero si Rebo trying to zone out the members dito ng Alter Ego. Pero sinubukan pa rin kunin dito ng Brent ang turtle. Nako, mukhang naling decision yata yun, Rockard. Dahil baka mawala sila dito. Cartesi be able to secure the second turtle of the game. Okay. I think nakabawi kahit papaano. Consolation prize, they still get the turtle, which is, I think, pagkakamali din ng Alter Ego na hindi nila finoko si Carl Tizzy noon, which is in a very, very dangerous spot. Dangerous indeed dahil sinubukan pa ni Pai kunin yung purple buff. Medyo risky-whisky ang mga plays dito ngayon ng Alter Ego. Kumbaga, this is not the Alter Ego we used to see nung nakita natin sila na halos undefeated during MPLI. Mukhang nagugulat yata sila dito sa M2. Iba na ngayon ang stage. Iba na ngayon ang brand na inyong kaharap. Rockhard, paano babawi rito ang Alter Ego dahil medyo nabubugbog na talaga sila dito sa early game. I think wala silang choice. Hindi sila pwedeng pumilit na bumawi right now. They just need to wait for Selly Boy. Si Selly Boy ang kailangan nila para madali si Carl Tizzy, para makuha si Rebo. Pero hanggat hindi niya nalalapitan ng Shadow Kill ito si Rebo, mas magiging mahirap para sa kanila. Kumuha ng bawas pa! Oh my God! Imperial Justice! Pero nag-force nila yung Black Dragon. Pero ano naman, mamamatay pa rin yun. Dahil ayun na nga, nawala dito yung Black Dragon. Ito, si Yam. Oh no! Rockheart! Oh my Brain God! Esports on a different level dito sa laro na to. Completely different level, Brain Esports. Talagang iba na ang meta. Hindi basta-bastang mabasa ng Alter Ego ang susunod gagawin ng mga Black and Yellow natin. Bye! Binasic lang ni Flap Tizzy. Nakita mo yun? Ginulong-gulungan ng nanggulong. sabi rito ni Pai, aray ko, wag dyan. Pero yun na nga mga kaibigan, may sundot na ganap doon. Kiligin na naman! At may kasama pang Feathered Airstrike. Naku po, si Matilda mapipilitan yatang umuwi. Pinang zone out ngayon dito ang Imperial Justice. Hindi sila nakahuli pero nanakap dito si Flap Tizzy. Pero makunat yan, isang basa yan. Revitalized nila pag narito ng ating gulong at hindi pa siya doon napatay. That's how tangy ngayon ang basha ni Flat TC. Again, gumagana na yung talagang passive ng basha na per hit na babawasan, may damage reduction. Not to mention, taas na ng buhay niya again. Pai, napagamit ng Purify ng Dioras. Kailangan niya talagang gamitin or else papasukin talaga siya doon ni Pew. To be honest, itong Chango, yan na lang yung nag-hold talaga for Alter Ego. Bakit hindi sila agad-agad napupush ng Brand Esports? Pero kung kaya naman nilang pitas-pitasin yung mga side lanes dito ng Alter Ego as Leo Murphy is about to fall once again. Talagang minamaman nila. And kung gana din yung passive nitong si Flap Tizzy. Grabe! Hindi makapag-regenerate, hindi makahigop ng maayos. Saan ka makakakita, Rockheart? Yung dragon tumatakbo sa gulong. Kaya nga eh. Parang mali. May mali talaga dun. Diba? Yung kumbaga gulong yun eh. Gulong tapos yan din. Ikaw dragon ka, tapos tatakbo ka. Circling Eagle! Sa maling lugar. Kawawa naman. Paano mo Circling Eagle? Eagle ba yung sa Matilda? Ibong Adar na yung hawak. Ibong Adar na yung kalaban mo, tol. Oh my. Ano ba yan? Ginawa kang Ibon laban sa ibon. Ginawa kang kalapati. Doon pa rin ako kay Kuya Reeves dahil yan ang ating the man of the hour, the most inspired person ngayon dito sa Brand Esport dahil si Leo Murphy yata ang susunod. Pero si Flap TC medyo malalim na siya doon, mga tol. Ooh. Pero look at the feathered airstrike dito ni Rebo. Oh my God. My God. Muntik pa siyang madali nung flameshot. Oh. My gulay, Brand Esports, nagwawala ngayon sa Land of Dawn, mga kaibigan.
Oh no, for the Filipino fans natin, alam kong nagbubunyi kayo dyan dahil konti na lang. Konti na lang. At maa-attain na ng Bren Esports ang upper bracket. Pero, I'm saying, hindi pa rin sila basta-basta kailangan maging overconfident. Kumbaga maging complacent sa laro na to. Kasi meron pa rin tong tiyango eh. Kumbaga hindi rin basta-basta. The reason, inabot halos ng 10 minuto bago mabitak yung gita given na sobrang laki na ng lampang nila. It's all because of this tiyango. Yes. Hindi ka pa rin basta makakapush. Totoo. Diba? Yes. Because of the wave clear of the tiyango. So kailangan madali nila yon. And si Sally Boy tumutulong din with the shurikens, di ba? Mm-hmm. So it's really difficult to go to do a big push. So kailangan talagang huwag sila maging overconfident. Tulad nga ng sabi ni Kuya to. Hindi. Ito, Arakita, hindi pa natin nakikita si Leo Murphy na nakakakuha ng magagandang mga fatal links. And hindi kasi makahanap ng magandang setup dito si Yami. And look at that! Yung poke doon kay Leo Murphy. That's one of the reason kung bakit hindi sila makakuha ng magandang setup. Dahil ang baba kagandang buhay ng tank. Look at Yam. Once again, itas pa rin. Patay na naman doon yung dragon. Si Pai tumatakbo dito. Medyo kinikiliti-kiliti muna dito ng Sylvana at napilitan ng gamitin dito ang meteor shower. And Rockheart, this might be a good signal. It's either basagin itong ibaba o baka pwede na rin nilang kunin yung Lord dahil cooldown ang mga ultimate. Pero mamaya na yun. Dahil si Sally Boy ang gusto nilang patumbahin. Alam nila na walang laban ang alter ego pag gumbo. Ito sa baba. So they're trying to slow down and trying to keep it easy para hindi naman madali. Ito si Carl Tizzy dun sa likod. So just trying to make sure na walang magagaganap na pagkakamali dito for Bren. So pati yung Lord pinabayaan mo nila. Kasi alam naman nila na walang fatal links na magaganap kasi walang flicker si Leo Murphy. Oy. Ginamit yung pantakas kanina. Yun na nga. Kaya yung Bren Esports chillin like a villain lang ngayon. Oo, napo-force nila na gumamit ng mga yung mga skills or yung mga spells dito ng alter ego in an awkward position kasi kailangan nilang gamitin ng pantakas. Look at this, yung invade dito halos hindi na nga makakuha dito ng buff si Sally Boy. Gutom na gutom. Look at this HP. That yung pinakadulo ng Imperial Justice, buti ka pa nila mapitas doon si Odile, pero si Leo Murphy medyo lumalim doon. Naghanap siya ng fatal links pero wala yata siyang nahuli. Hindi niya pa naman ginamit. Nagdalawang isip dito ang tanke ng alter ego. Again, si Flap Tizzy also doing work dito sa baba, trying to force alter ego to respond. Kaya hindi sila makaikot agad, hindi sila makapag-set up doon sa Lord. Right now, enhanced Lord meaning, ito na yung pinakagustong makuha ni Carl Tizzy. Kaya nakapuesto agad, right on cue, to get it. Kayang-kayang saluhin, like we've seen multiple times throughout M2. Oo, pero this is it, Rockheart. Almost 1/4 HP na lang dito yung Lord. Look at the zone out. Nag-mountain shocker na dito si Carl Tizzy just to have a view kung nasaan ba ang mga members dito ng Alter Ego ang nandunting na kaya. At tinamaan pa doon ng pana si Sally Boys. Muntik sa muntik pa siya doon mamatay. Pero there's no way na makakapag-contest pa rito ang Alter Ego as Bren really Esports hurts. Secured the first Lord of the game. Sobrang talino ng ginawa ni Flap Tizzy doon. Habang nagla-Lord si Carl, talagang nag-force siya ng laban doon sa may river. Yes. O kahit alam niyang wala talaga siyang kasamang kakampi. Takot lang ka. Oo, kasi sumabay yung Mountain Shocker, tapos biglang dumalit si Flap Tizzy. Kung ikaw yung Alter Ego, magugulat ka din doon. Oo eh. Kumbaga, kaya ba atras nila? Nag-force siya ng reaction sa alter ego. Now, ako ang pansinin nyo, ako ang bugbugin nyo kasi may ginagawa yung akin TC bro. Pero speaking of bro, yung Lord dito sa gitna, Imperial Justice, ginamit na kagad doon ni Lusty para manggulo, para man zone out. Pero mukhang mababasag na yata dito ang Tori sa gitna, even on the top. Nako, mukhang nagkakasunod-sunod na rito ang dilubyo para sa alter ego. Nako, si Lusty, makunat pa nga naman din, he has immortality. Pero si Yam, inabas niya na dito ang kanyang dragon. Pero para saan? Para saan pa ang dragon? Ni Butters na hindi naman tumama sa kahit kanino. Flap Tizzy na sa baba. Kaya pili, nagbumalaw si Odile. And again, the pressure is real para dito sa Bren Esports on the bottom lane. Oh my, unti-unti nang nagka-crumble dito yung Fatal Links ni Leo Murphy doon kay Few. Bali, wala lang nga naman din. Nako, nakafocus na ngayon dito ang Bren Esports sa base turret dito sa ibaba. Wala na namang Tori dito ang alter ego. Ganitong-ganito din yung nangyari during game number 1. Paano pa kaya ang kanilang bawi dito mga tol? Dahil ang Bren Esports ay gustong-gusto nang i-secure ang kanilang upper bracket. Ayaw na yata nilang umuwi dito, Rockheart, dahil gusto na nilang tapusin ito. Ayaw nilang patagalin kasi alam nila na yun ang win condition ng alter ego. Right now, isang pinas na lang. We can do it. Few with arrow to mama.
tumama nga doon kay Pai. Nako, Rockhart. Pero ito ha, umikot-ikot dito si Odile. Carl Easy, medyo nasa kalanganin. Napatraceless out pa nga naman. Buhay pa siya! Nabuhay pa! Wala save! Pero si Yam dito, pipilit yatang lumabas. Not today, hindi mo kayang patayin. Si Ribo ang unang nawala. Pero baliwala, dahil nawala din doon si Leo Burkin, ako po, hindi na yata humihinto rito ang mga tropa natin from Bren Esports. Dahil gustong-gusto na nila makipagbakbakan, gustong-gusto na nila tong tapusin ang laban dahil yung pana, tumama na naman kay Odile. There's gonna be a 3, or rather 2v4, at tuloy-tuloy na mga emotes na nagagaling from Bren Esports. Alter Ego, go, go, go na muna go, kayo go, go. Sa lower bracket as Bren Esports. Ito na ang kanilang redemption. Ito na ang kanilang bawi, Rockhart. For the last push, by alive, all the lanes are pushed in. And this is it. Bren Esports goes for the finish. 2-0. Laban sa Alter Ego.